nung gabi na siya po ay nawala, saan po dapat papunta si Ma'am Roslyn noon? Sa Quezon Ave po, sa Centris, yan sa trabaho po. Opo. Nabanggit ko po kasi kay Tito George, pagka-uwi ko po talaga ng work, yung TikTok messages ko po kay Rose is nakasim. Kumbaga, may nag-open ng kanyang account. Kinonsider ko po as sign of life niya po talaga yun. Lumalakad po yung investigator natin regarding this one, magpipidback pa rin kung ano yung result na ng mga activity. Kami po dito sa Wanted sa Radyo, tutulong kami ma'am na mahanap natin si Ma'am Roslyn. Makakausap po natin sa kabilang linya si Sir George and Ma'am Janeline Guijarro para po maibigay po yung impormasyon po ng kaso po na ito. Magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Ma'am George at Janeline. Kami po ay natutuwa na makausap kayo ngayong hapon. Ano? Ma'am, ano pong update natin sa inyo pong anak? Sa ngayon po, okay po siya ngayon. Nagtatrabaho na po siya sa ngayon po. Paano po kayo nagkaroon ng contact ulit, Sir George, sa inyo pong anak na si Roslyn? Nag-chat po siya sa messenger ko po. Humingi siya ng sorry sa akin na bakit niya nagawa yun o ano. Sir, so from the time na pumunta po kayo, lumapit kayo sa Wanted sa Radyo at ito nga po na nagkita na kayo finally ni Ma'am Roslyn, saan po naglalagay si Ma'am Roslyn at bakit hindi daw po siya nakakontakt sa inyo? Nagpa-north po siya eh. Nagpa-provincia siya. Napakalayo po niya. Mm-hmm. Dumiyahe pa po ako ng 13 hours para makipagkita. 13 hours, sir? So napakalayo po ng kanyang pinagpuntahan. Bakit naman daw po siya umalis, sir, at hindi po nakipag-usap sa inyo? Ayun na nga po, yung po, may mga utang siya about sa mga lending-lending na yan online. Yes po. Mm-mm. Isa na rin po doon at saka may tampo rin po siya sa mama niya. Okay, so yun po talaga yung napag-usapan po natin na nagkaroon nga po ng pagtatampo sa kanyang nanay noong una. Opo, opo. Okay, pero ngayon po sir, ang importante po ay kasama niyo na po or nakakausap niyo na po si Ma'am Roslyn. At least alam po natin na siya ay safe at meron na po siyang ibang tinitirhan, tama po ba? Opo, ma'am. Opo. Okay, may contact pa kayo hanggang ngayon sa kanya sir, tama ba? Mayroon po. Araw-araw po siya nagchat sa papa niya. Okay, ayun. Mabuti naman at araw-araw kayong nagkakausap. Kamusta naman po kayo, Ma'am Janeline at si Ma'am Roslyn? Okay na po ba kayo? So far, hindi pa po. Medyo okay. Medyo ano pa sila. Pero sinabi ko naman sa kanya, di ba kahapon niya po, birthday ng misis ko? Yes po. Sabi ko, na, birthday ng mama mo, kung pwede pa, regalo mo sa kanya. Yung kumbaga, ano niya. Ayan, mabuti naman, nag-chat naman siya sa mama niya. Dinati naman siya. At saka, nag-sorry naman po. Okay, okay. At least, paunti-unti po siguro, magkakaayos din po. At hiling po din namin, no? Hangad namin dito na sana po ay tuluyan na po kayo magkaayos, Ma'am Janeline at Ma'am Roslyn, kung ano man po ang inyong hidwaan. Ang importante po ngayon ay okay po at ligtas po ang inyong anak. Yun lang naman, gusto ko po yung magparamdam lang siya or ano. Magpakita. Yun na po nga, nagpakita siya sa papa niya. Ni-chat ko naman po siya na kailangan mo magpakita na po. Mm-hmm. Lalong-lalo na ngayon, Shari, at magma-Mother's Day sa May 12. So, siguro naman, baka sa pararating na Mother's Day po, ay magkaayos-ayos din kayo na mag-ina at buong pamilya. Opo. Sir George at Ma'am Janeline, siguro ano na lang po ang nais niyong iparating kina Senator Raffy, of course, na tumulong po sa paghahanap po sa inyong nawawalang anak. Maraming salamat po sa kay Idol Raffy Tol po. Mm-hmm. At sa inyo po, ma'am, sa mga pulis na rin natin dyan. Yes okay. Po, opo. At maraming salamat po, of course, kay Police Captain Eric Rojas. Siya po ang Substation Acting Commander ng Caloocan City Police Station. Wala po silang sawa na naghanap kay Ma'am Roslyn at tumulong po sa atin na makipag-coordinate sa mga magulang po ni Ma'am Roslyn para mahanap po siya agad-agad. At of course, kami po, Ma'am Janeline at Sir George, ay lubos din pong nagpapasalamat mula po sa AXCIS Party List at sa Wanted sa Radyo. Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa amin. Again, laging sinasabi to ni Senator, ano, wala po kami kung wala din yung mga taong nagtitiwala kagaya po ninyo. Salamat po, Idol. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyo.